Alamin muna natin sa isang feng shui expert kung ano-ano ba ang mga magdadala ng swerte sa 2024. Si Noel Talakay sa detalye. Rise and shine, Noel. Nakaugalian na ni Leia ang magsuot ng pampaswerte tulad ng bracelet at singsing, lalo na kung nagpapalit ang taon. Paniniwala niya, nagdadala ito ng swerte sa kanya. Kagaya nito, itong porcelas na ito, ito yung nagbibigay ng swerte sa akin, lalo na ngayong 2024 at saka itong money coin. Pagpa-parlor ang kabuhayan niya, kaya umaasa siya ito rin ang magiging patok na negosyo ngayong 2024. Kung sa akin lang ay gusto ko maging business is kagaya ng mga salon. Ayon kay Master Hans Kua, isang feng shui expert, Year of the Wooden Dragon ang 2024. Aniya, maswerte ang mga negosyo na may kaugnayan sa apoy tulad ng beauty parlor, beauty industry, restaurant at mga technology. Fire-related na negosyo, AI. Yung mga may kinalaman sa robotics, may kinalaman sa technology, may kinalaman sa video content, may kinalaman sa pagkain, may kinalaman sa social media, may kinalaman pa rin sa mga apoy na negosyo. Pagdating naman sa pangpaswerte, dahil Year of the Dragon, dapat hindi mawawala sa mga display ng bahay ang dragon. Magandang mag-display ng bagong bili na dragon. Ang dragon na to is auspicious o lucky symbol. Magandang i-display ang dragon sa southeast direction. Ang dragon kasi is one of the lucky sign o lucky symbol. Lahat ng animal zodiac pwede mag-display ng dragon. Bawal lang po ang dragon if pinanganak kayo ng Year of the Dog. The dog ay clashing o kalaban ng dog si dragon. May babala naman ito sa magiging takbo ng ekonomiya ng bansa. Kailangan anya doblehin ang sipag at tiyaga ngayong 2024. Ang 2024, pagdating sa ekonomiya ng Pilipinas natin, hindi magiging madali. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Alam mo, ang wealth or money element kasi ng chart ng 2024 natin is missing or difficult or limited ang energy of wealth natin. May payo naman siya sa publiko upang magkaroon ng mabuting kalusugan ngayong 2024. Magiging problema ang respiratory illness at may kinalaman sa immune system. Sa may mga sakit o mahinang katawan, iwasan po natin ang southeast direction dahil nasa southeast direction ang illness star to subdue para pahinain ang illness star. Makakatulong paglagay ng holo, holy gourd or medicine Buddha, ilalagay po yan sa illness sector sa southeast direction. Pero giit niya, nasa ating mga kamay pa rin ang ating tagumpay. Basta maging masipag at maging matyaga lamang sa buhay. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.